ang Office of the Mayor, hiwalay yan eh, na pondo binibigay ang PAGCOR. Pagkatapos, ang City Council, bukod din yun, yun yung Office of the Vice Mayor, magkahiwalay na binibigay ng PAGCOR yan monthly. Saan nila dinadala yan? Nasaan yan? Hanapin nyo yan, ha, mga kaibigan. Alam nyo ba kung bakit binibigay ito ng PAGCOR? Para gamitin nilang pondo sa mga pagtulong, mga proyekto na may kinalaman sa mga mahihirap na tao. Binibigay ng PAGCOR yan. So ibig sabihin, pag may proyekto ka, kailangan ipakita ninyo ano yung proyekto, di ba, na pinaggamitan ninyo. Kaya sinisita ito ng COA. Hindi ho pinayagan ng COA yung cash grants na yan laban sa Ascenso Manileño Foundation Incorporated, isang non-government organization beneficiary noong 2013. Ang dami nito, nagsimula eh, 2008, na ang Vice Mayor ng Maynila, si Isko Moreno na. Noong 2013, on questions about its legal existence, questionable yung legality ng Ascenso Manileño. Ano ba talaga kayo? Di ba? Foundation ito nakaregister. Pagkatapos, ginagamit sa politika bilang political party. Bakit ho kasama yung Ascenso Manileño ni Isko Moreno? Kasi po, yun ang ginagamit nila para, mga kaibigan, yung pera ay maibulsa. Kasi foundation eh. Ipinapasok dun yung pera. Halimbawa, yung PAGCOR magbibigay ng pera, imbes na ipangalan sa City Council, yung cheque ay ipapangalan mo sa Ascenso Manileño. Ascenso Manileño, private foundation yan eh, mga kaibigan eh. So sa bulsa nila pupunta yan. Hindi ba? Oh, ngayon, kaya itong si Henry nung ino-audit, hindi mo ma-audit yung foundation, mga kaibigan. Yun ang paraan sa pagnanakaw ng marami, ginagawa nila. Ipapasok yung pera sa foundation para mawala ng habol ang gobyerno na sila makasuhan. Wala na silang accountability. Nawawala ang accountability, mga kaibigan, pag pinasok mo yung pera sa foundation. Ngayon, alam ba ninyo yung Ascenso Manileño? Yan ang ginagamit nilang partido. At sigurado yan, eh, yan pa rin ang ginagamit nila para lingid sa kaalaman yan ng mga mamamayan ng Maynila. Dapat pagka binigay sa kanila yan, gamitin para sa inyo. Yung mga konsehal, may distrito sila eh, di ba? O dapat doon gumagawa sila ng programa na yung nakukuha nila sa PAGCOR, eh binibigay nila dyan. Di ba? Sa mga programa na makikinabang eh mga constituent nila. Hindi nyo alam yan. Bakit? Eh binubulse. Di ba? Oh, kaya ito po, nakasuhan sila dyan. Itong si Hinwino. At hindi lamang yan, ha? Dyan nagkakaso ang PAGCOR. Kasi nga po, hindi makasuhan, foundation eh. Di ba? Kasabay din itong kaso ng PAGCOR sa Maynila, sa Ascenso Manileño, ay kinasuhan din sila ng anak ng isang dating alkalde ng Pasay. Kinasuhan din sila sapagkat yung ibinibigay na pera sa Pasay City, mga kaibigan, ipinadadaan din sa Ascenso Manileño. Yung pala, nabalitaan natin, may pag-uusap na nangyari na itong Ascenso Manileño ay gagamitin sa pangungurakot ng pera sa PAGCOR. Pag may binigay ang PAGCOR, dito nila ipapasok. Ano pakinabang ng Ascenso Manileño? Siyempre meron, di ba? Dahil gagamitin yung foundation para
hindi sila masanksyon, hindi ba? Ng batas, para hindi sila mahabol ng batas. Pag foundation, wala nang audit yan. Kaya ang idinidemanda yung mga public official eh. Bakit pinagagamit nila sa ibang lungsod katulad ng Pasay? Ano ang kapalit? Siyempre meron. Ano yun? Sumisingil pala itong Asenso Manileño ng 15%. Ba? Para palang British Virgin Island ito, taguan ng pera. Ganun ang ginagawa pala nitong Asenso Manileño Foundation. Ipapasok doon yung pera, pati yung ibang lungsod. Magbabayad sa kanila ng halaga, kung magkano yung halaga ay 15%.